Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kamusta? So for this vlog, we will be talking about the BOQ and the BOM. So kung merong mga nanonood dito, mga quantity surveyor, cost engineer, estimator, for sure, alam na alam nyo na yung difference between the two. Pero kung kayo is medyo nalilito pa, just keep on watching. I will try my best to explain this as simple as possible para maintindihan nyo lahat. But before we proceed, please click the subscribe button and click the ring notification bell button. And also like my Facebook page, Jamie Despe. And gusto ko pala magpasalamat sa lahat ng mga supporters ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. So let's start. Unahin natin sa what is the meaning of BOQ. BOQ stands for Bill of Quantities. BOQ is a document that is commonly used in tendering, wherein the quantity of cost of materials, labor, parts are itemized. Isunod naman natin, what is the purpose of BOQ? So as I said earlier, BOQ is commonly used in tendering. This is to enable the bidders and the subcontractors to price on exactly the same information. For example, kung meron nagpapabig sa inyo, for let's say, ikaw ay isang bidder and then sasali ka sa bidding, di ba? Siyempre, bidder, di ba? Sasali ka sa bidding. Then, nagpapabid sila ng supply and installation of tiles. So, makikita nyo dyan sa BOQ nila, meron silang line item dyan, like, for example, 300mm by 300mm ceramic tiles. Commonly, ang quantity na gagamitin nila is per square meter. So, you are going to price it by square meter. So, in BOQ, common na common talaga, dapat per square meter yung pagpa-price ng tiling works. Why? Bakit hindi pieces? Kasi guys, pag ginamit natin sa BOQ yung pieces na sa tiling works, magvavaris kasi yan depende sa considerations nung vendor. Meron kasing mga vendor na naglalagay ng allowance ng pieces ng tiles, like for example, 5%, meron 10%, meron yung iba, sumusobra 20%. So, magulo kapag per pieces. Mas madali kasing tignan yan kung naka per square meter. I mean, kung maglalagay ka sa isang kwarto, isa lang naman talaga magiging area yan eh. Kung 20 square meter yung kwarto na yung gagawa ng tiling works, 20 square meter talaga yan kahit anong gawin mo. Hindi yan magiging 25 square meter kung yung room is talagang 20 square meter lang. Yung sinabi ko kaninang to enable the bidders to price at exactly the same information. So, yung information na exactly the same is the area. So, hindi yung nag-iiba-iba. Area is just one. So, yun yung ipaprice ng bawat bidder para pare-parehas kayo ng pinaprice. At magvavaris na lang yan doon sa cost per square meter nung bidder. Like, for example, doon na sa mismong cost o sinasabi nilang unit rate nung per square meter nung iyong tiling works, papasok yung mga considerations like yung mga allowances na binanggit ko kanina. And kung ito is supply and installation, so papasok na dun yung cost ng material itself and then pati yung labor works. And kung gagamit kayo ng any equipment, small equipments, or kahit na ano man dyan, dun yun na rin ipapasok sa cost per square meter. So, hindi magagalaw yung iyong quantities, just the same. Para kapag nagkaroon ng reconciliation between the client, isa lang yung tinitignan yung quantities and i-reconcile nyo na lang kung paano kayo nag-arrive sa inyong unit rate. And then, don't forget, kaya ka nagko-contractor, yung iyong profit, yung iyong kikitain, ilalagay mo na rin siya dun sa iyong unit rate. So, ganun guys sa paggawa ng BOQ. And then, magbavaris na lang lahat ng consideration na gusto nyong ipasok will be incorporated in the unit rate. Kasi in BOQ, ito yung tinitignan ng ating client. At mas madali pa siyang maiintindihan ni client. Kasi si client, tumitingin lang naman yan per square. Ilan yung cost niya per square meter? Ba? Lahat yan by area halos. Pero hindi lang naman by area guys. Kasi marami namang ginagamit commonly na mga unit of measure dito sa paggawa ng BOQ. Pero hindi lang siya ganun kakomplikado. The unit of measure that is commonly used in bill of quantities are by area, by number, by length, by volume,
volume, by weight, or by time. And magbibigay ako sa inyo ng examples ng mga unit of measure, mga klase ng descriptions o line items sa BOQ with their corresponding commonly used unit of measure. So, ito po sila. So, for the supply installation ng rebars, usually nilalagay na lang natin dyan is kung anong grade siya. It's either grade 60, pwedeng grade 60, ayan, di ba? So, grade 40, pwede din, depende. And ang unit of measure na nilalagay natin sa BOQ is by kilograms. Concreting works. So, kapag sinabing concreting works, lahat na yan, pati supply installation. Commonly, di ba? Pwede naman kasing ilagay mo dyan, labor for concreting works. Tapos, ilalagay mo na lang kung ano yung PSI o yung pinaka-design mix niya. And then, unit of measure niya is just in cubic meters na lang. So, naka-incorporate na dyan lahat-lahat ng mga sand, gravel, and cement na ginamit mo, pati labor, andyan na yan. Here is my third example, yung supply installation of moisture-resistant gypsum board. Pag sinabing ceiling works ito, so per square meter, almost the same sa tiling works. For the plastering works, it's by square meter din. Line and grade, ito yung survey work. So, ginagamit natin dito mostly is by month. Laying of 150 mm CHB. So, nakalagay dito sa aking example, ginagamit natin most commonly used unit of measure dyan is by square meter din. So, incorporated na dyan lahat-lahat ng mga gagamitin mo, like yung mortar. Supply and installation of formworks by square meter. Curb and gutter by linear meter. So, ayan, katulad nito, concreting works for sidewalk, 2,500 PSI, so by square meter. Supply installation ng mga pintuan by sets. And painting works is by square meter. Okay, so, sana naintindihan nyo kung ano yung meaning nung sa BOQ. So, let's proceed with the BOM. So, what is BOM? BOM stands for the Bill of Materials. Eh, ano yung Bill of Materials? Bill of Materials is the list of materials or yung sinasabi natin mga raw materials na kailangan sa project. Raw materials meaning lahat ng materials na kailangan mo dun sa project, kung paano mo siya bibilhin, meaning by commercial unit of measure. This serves as the core of the project because it lays all the information you need to complete the scope of work. So, lahat kung paano mo siya bibilhin, kung yung bakal kanina sa BOQ is naka kilograms, dito, paano mo siya bibilhin by pieces. So, ganun yung pagkakaiba din nila, diba? So, what is the difference between the BOQ and the BOM? So, yung sinabi ko kanina, diba, na kapag bibili ka ng bakal, commonly kapag BOQ, gagamit ka per kilograms. Pero kapag sa bill of materials na, paano mo ba bibilhin siya sa market? Bibilhin mo siya, ipo-purchase mo siya not by kilograms, but by pieces. Like, for example, sa mga CHB, sa laying of CHB. Sa laying of CHB natin kanina, it only shows the cost per square meter. But sa BOM, hindi ganon. Dapat naka-breakdown na siya. Yung unit of measure niya is dapat naka-commercial unit of measure. Yun yung tinatawag nilang mga raw materials. Ibig sabihin, raw materials, kung paano mo siya bibilhin, iisa-isahin mo siya. Raw, kumbaga hindi pa luto, di ba? Raw pa eh, hilaw. So, pag sinalpak mo yan as CHB fence na yan, luto na yon. Ganun yun eh. Kaya tinawag na parang raw materials. Talagang materials na talagang yan. Bro. So, I've given you an example, one line item of BOQ and kung paano ko siya i-convert sa BOM. So, for example, is the laying of the 150 mm CHB. So, here in the bill of quantities, makikita nyo, diba, the laying of 150 mm CHB, unit of measure niya is square meter. So, ganyan yung makikita ni client. So, ganyan kami magpapabid. But, for the bill of materials, makikita nyo naka-break na siya ng napakarami. For the bill of materials, yan yung commonly used unit of measure sa commercial kung paano mo siya bibilihin. Like, for example, nandyan na yung 100 mm na CHB, na bibilihin mo na siya by pieces. Next is lahat ng mga diameter ng rebar na gagamitin mo para magawa mo yung scope of work. So, naglagay ako ng example dito, yung 16 mm by 6 meters na grade 60. Then, meron akong rebar na 12 mm by 6 meters, grade 60 rin. And then, 10 mm by 6 meters na grade 60. So, lahat yan bibilhin ko by pieces. Andito na rin yung ordinary sand. So, usually kasi, dalawang klase ng unit of measure yung pagpo-purchase ng ordinary sand. Pwedeng by volume na cubic meter and pwede rin by bags. Another example is yung Portland cement type 1, 40 kilograms siya per bag. So, binibili kasi talaga ito
per bag. And then next is gravel. Lalagay mo 3/4 kung ano man ang sizes niya. Nagvavaries din niya sa design. Binibili natin siya by cubic meter. So makikita niyo yung difference between the two. Kapag ka BOQ, all in all, naka-incorporate na lahat-lahat ng price ng mga i-consider mo, by square meter na siya yung pricing. And then kapag kinonvert mo siya sa BOM, naka-break na siya by commercial. So that is the difference between the two. So in short, bulk quantities is for the client's eyes, while the BOM is for the construction team's eyes. Imagine mo kapag yung bulk materials yung gagamitin mo sa tendering, di ba? Pagkahaba-haba niyan. Tapos kung marami pa kayong mga kasama na mga bidders din, yung mag-i-evaluate niyan, mahihirapan magtingin-tingin niya yung mag-i-evaluate kasi iba-iba kayo ng considerations. Pwedeng ikaw 6 pieces ng rebar, sa kanya 10 pieces. Tapos yung pala, hindi mo lang na-consider yung allowances, like yung mga wastage kapag magka-cutting list ka, di ba? Hindi mo siya na-consider. So, mahirap eh. 'Di ba? Mas risky kesa na gawin nating per square meter. Lahat kayo per square meter ang pricing. So that's it guys. I hope naintindihan niyo na yung difference between the BOQ and the BOM. If you have any more questions, just comment down below and I'll try my best to answer those questions. Okay, thank you guys for your time. For watching this vlog, I hope may natutunan talaga kayo. So keep safe. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.